meron silang Honda Beat, YTX, at saka doon sa gilid meron din po silang MIUI. Ito naman, RS125 sa mga naghahanap ng RS125. Cash price nito is 48,000, zero down payment, 45K, tapos 2-1 yung monthly niya. Yo, what's up mga padi, magandang hapon sa inyo lahat. So, for this vlog, nandito tayo ngayon sa Imus, Along Dawi lamang po ito papuntang Tansa. Kung alam niyo yung kalsada ng Cavitex, dito po yun, Along Dawi lamang po ito sa Imus. Ayan, pagliko lamang po papuntang Binakayan, matatagpuan po dito sa Motor Trade. Sa mga naghahanap dyan ng repo, installment, or mga second hand na motor, yung video ito ay para sa inyo. So guys, tapusin yung manood ng video na to kasi ilalagay ko na lamang po dito sa screen yung details at saka iba pang information. So zero down payment. Meron lamang po kayong babayaran dito na 3-2, which is yun yung pang transfer name papunta sa inyo sa simula sa first buy, sa first owner ng motor na to. So yun yung kinagandahan, hindi na kayo mahirapan mag-transfer ng pangalan papunta sa inyo kasi si Motor Trade na mismo yung magtra-transfer ng pangalan papunta sa inyo. So zero, yun po, zero down payment po siya, tapos may cash price na 3-2 para sa transfer name. Ayan po, sa mga pupunta dito, sa mga mag-walk-in, available po sila dito araw-araw at saka open po sila ng 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. So yun lamang po. So kung bago pa lamang sa akin channel, don't forget to subscribe na rin at saka hit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka once na mag-upload ako ng mga bagong videos. So tara, simulan natin. So guys, nandito tayo ngayon sa Motor Trade na kung saan matatagpuan ito sa Along Dawi Highway lamang po ito papuntang Tansa. Kung pamilyar ka dito sa papuntang Tansa, papuntang Naik, sa may daanan papuntang Cavitex, ito po yun. So andito lamang po siya sa gilid ng kalsada sa Motor Trade. Zero down payment po sila dito, tapos may babayaran lamang po kayo na cash out na 3-2 once na makumuha kayo ng unit dito. Yung 3-2 na yun, yun yung processing fee para i-transfer yung pangalan mo sa unang may-ari ng mga motor na to. So mas maganda to kasi hindi na kayo mahihirapan mag-transfer ng pangalan dito. Once na makuha nyo na yung unit, automatic nakapangalan na sa inyo. So ito po yung mga unit nila dito na available. Meron silang Honda Beat, YTX, at saka doon sa gilid meron din po silang MIUI, mga Honda Beat sa likod. Isa-isahin po natin yan lahat. So simulan po natin muna dito sa labas. Medyo maalikabok nga lang, which is wala naman problema yon, wala na naman epekto sa performance ng pagtakbo ng motor yon. So ito, Honda Beat, wala siyang presyo. Sa quality niya, sa gulong sa likod, sa handlebar, sa grab bar, sa upuan, ito nga lang sa headlight niya, medyo malang may crack. Pero sa gulong, okay pa naman, makakapal pa naman. The rest, ito lang may problema. Dito naman, sa fender niya, medyo may crack. Tapos sa gulong, okay pa naman. Sa mags, okay pa. Tapos sa fairings, okay pa siya. Pagdating sa upuan sa likod, okay pa naman siya. At saka ito yung monthly niya, 57K. Tapos zero down payment, magiging 27 na lang monthly mo in 3 years. Tapos zero down payment po yan, mga padi. Dito naman sa isa, nakakulay na rin yung mags. Ito, nakakulay na rin yung mags niya. Medyo malikabok nga lang, parang medyo madumi tingnan. Pero wala naman problema yan, kunting hilamos lang yan, okay na. So nakakalaga lamang po ito ng 57K, magiging 33 monthly nyo. Ayan po siya. Lahat po dito zero down payment, tapos magbabayad lamang po kayo ng cash out na 3-2 para pag-transfer ng pangalan sa inyo. So ito naman, Honda Wave 110, 44K yung cash out niya, 3-2 yung monthly niya. Tapos sa gulong, medyo gas-gas na, gamit na. The rest overall, okay pa naman siya pagdating sa fairings, sa grab bar, sa upuan, stambot siya sa likod, okay pa naman siya. Titingnan natin yung odo niya. So 9,000 yung takbo niya. Medyo maingay nga lang dito mga padi kasi nasa gilid lang tayo ng highway. So, konting pasensya na lamang po. So, ito naman sa mga naghahanap ng pang tricycle, meron sila dito dalawa, YTX. Ang takbo nito is 18,000. 18K odo, ito po yung takbo niya. Supposed to be wala pa siyang presyo. Dito meron siyang isang YTX na may presyo. Titingnan natin. Ayan. Zero down payment, 47K yung presyo niya. Bali, magkakahalaga na lamang po ito yung 3 years ng 2.7. Tapos kung halimbawa gusto mo yung mga unit nila, eh magkakash out ka lamang po ng 3 to para sa transfer ng pangalan. Ito okay pa to, medyo okay pa. Tingnan natin yung odo. Ayan, 6,000 pa lang yung tinakbo niya mga padi. So makikita naman natin sa makina niya, sa likod, sa grab bar niya sa likod,
Ayan, sa tapakan, okay pa siya. Pagdating sa makina, okay pa. Walang mga leak ng langis. Okay pa. Pagdating sa gulong, sa harap, sa fender, okay pa siya. Tapos malalalim pa yung mga gulong niya. Nag-indicate siya na kunti lang yung tinakbo niya. Dito naman sa gilid, mayroon dalawang MIUI, which is magenta, tsaka pungkan. Ito, nakakalaga lamang po ito ng 54K, 3-1 yung monthly, at tsaka 0 down payment po siya. Tapos sa odo niya naman, 16K yung tinakbo. Pagdating sa upuan sa likod, okay pa, makinis pa siya. May medyo malikabok nga lang, pero kunting hilamos lang yan, okay pa yan mga pali. Tapos ito naman, 15 pungkan, 6,000 din yung tinakbo niya, which is di nakakalayo yung presyo nito. Wala nga lang presyo yung isa, pero hindi yan nakakalayo sa presyo. Nasa 54 something lang yung dalawa na to. So, yun. Sa mga naghahanap ng MIUI, meron po sila dito. So, ayun. Punta naman tayo dito sa mga naghahanap ng Honda Beat, SkyDrive, at saka Honda Wave. Meron po sila dito, at saka RS125. Ito naman, RS125, sa mga naghahanap ng RS125, meron din po sila dito available. Cash price niya ito is 60,000, 0 down payment, at saka 2.9 yung monthly niya. Ayan po. Tapos tingnan po natin sa ulo kung ilan po yung tinakbo. Ayan, 2,000 lamang po yung tinakbo niya, which is okay pa. Pagdating sa upuan sa likod, sa gulong, at saka sa makina niya, okay pa siya, walang mga tagas ng langis. At saka sa mga gulong niya, makakapal pa. Ayun, the rest overall, okay pa siya. Pagdating sa pairings, walang mga galos. So, okay pa itong mga padi. Ito naman, sa mga naghahanap ng Honda Wave 110, meron din po sila dito. 35K yung cash price. Tapos, 2.2 yung monthly niya. 0 down payment po yan. Ayan. Sa pairings, okay pa. Sa headlight. Ayan. Tapos, pagdating naman sa gulong, okay din. Sa mga naghahanap naman ng SkyDrive, meron din po sila dito. Ayan. Medyo naka-customize na rin yung upuan niya sa likod. Tapos sa mga pairings niya, okay pa. Side light niya, okay pa siya. Cash price nito is 46,000. 27 yung monthly niya. At saka 0 down payment po yan mga padi. Lahat po ng unit nila dito is 0 down payment. At saka kung halimbawa magkukuha kayo ng unit dito, magbabayad lamang po kayo ng 3-2, yun yung processing fee nila para sa transfer ng pangalan sa inyo. So yun po yung kinagandahan nila dito. At dito naman sa Honda Beat, sa mga naghahanap ng Honda Beat, meron din po sila dito isa. Medyo may ano nga lang sa upuan niya, pero hindi naman yan nakaka-affect sa performance takbo ng motor. 47K, tapos 27 yung monthly niya, 0 down payment po yan mga pati. Sa mga naghahanap ng Honda Genio, meron din po sila dito. 53K yung cash, 2.9 yung monthly niya, 0 down payment din po yan. Ayan, pagdating sa upuan, okay pa siya. Stampot siya sa likod, sa grab bar niya, sa fender, sa headlight, okay pa siya. The rest overall, okay pa tong unit na to. Pagdating naman sa gulong, malalalim pa. Stampot siya, sa mags niya, okay pa siya, walang bengkong, walang ewan. Dito naman sa kabila, meron din po silang Smash 115. Cash price nito is 40K, tapos nagre-range na lamang po ito ng 1.9 monthly, 0 down payment din po ito. Ayan, pagdating naman sa likod, okay pa siya. Sa upuan, sa grab bar, side light niya, signal light, fender niya, okay pa siya. Tapos sa gulong, okay pa siya. Yung kinagandahan dito, may mga lining pa ng pintura, nag-i-indicate ito na malapit pa lang yung tinakbo nitong unit na to. So tingnan natin yung ulo kung ilan. Ayan, 7,000 yung tinakbo niya. Din dito sa gilid, meron naman silang SkyDrive 110. Ayan. Pagdating sa upuan, okay siya sa likod. Sa pairings niya, okay pa siya. Ayan. Medyo malikabok nga lang mga padi kasi nga nasa gilid sila ng highway dito. Which is kunting hilamos lang naman yan, okay na yan. Babalik na yan sa kapugian. Pagdating sa gulong, okay pa siya. Sa mags, walang bengkong. Tapos sa pairings niya, sa headlight niya, okay pa siya, walang bakas ng paninilaw. At dito sa gilid, meron din po silang YTX, kung sa mga naghahanap ng mga pang tricycle na motor. Meron din po sila ditong YTX, 42 yung cash, tapos 2.5 yung monthly niya, 0 down payment po yan. Ayan po yung itsura niya. Tapos sa gilid, meron naman silang Honda Wave 110. Sa mga naghahanap ng pang daily service nila, meron din po sila ditong
on the way, 110. 30k yung cash price, tapos 19 na lang yung monthly, zero down payment din po yan. Ayan, dito naman sa gilid, meron po silang MIUI 125. Yung cash price na lang po nito is 47,500. Magmamonthly kit na lamang po kayo ng 27 at saka zero down payment po yan. Pagdating naman sa Udo, tingnan natin. 26k yung tinak po niya, medyo malayo-layo na yan, pero okay pa naman siya. Sa pairings niya, okay pa siya. Sa likod sa upuan, medyo may mga gasgas na rin. Sa grab bar, okay pa naman. Sa gulong sa likod, okay pa rin. Nasa pairing, sa gilid niya, ito nga lang sa signal light, medyo may basag ng konti. Yan yung ano niya dito. Tapos sa gulong niya, sa mags, okay rin dito. Yan, sa mga naghahanap ng MIUI 125, 47,000 yung cash niya. Meron na kayong MIUI 125. Kung kukunin nyo naman ng installment, yun nga po mag... babayad lamang po kayo monthly ng 27. Zero down payment po yan mga pali. Dito naman sa gilid, meron din po silang RS125. Cash price nito is 48,000. Zero down payment. Tapos magbabayad lamang po kayo monthly ng 23. Yun po yung monthly niya. Tapos zero down payment po yan. Headlight niya, okay pa siya. Signal light. Tapos pagdating sa upon sa likod, okay pa. Grab bar niya sa likod, okay pa. Stambotcho niya, okay pa siya. Tapos sa mga kina, okay din. Walang takas ng langis. Tapos sa gulong, okay pa siya. Malalalim pa yung ano niya, yung kinaganda niya dito. Sa preno, sa disc plate niya, wala pang alas, kunti pa lang yung gas-gas. So, nag-indicate dito na kunti pa lang yung tinakbo. Tingnan natin yung odo kung ilan. Ayan, 13K yung tinakbo niya dito. Hindi pa masyadong malayo. Dito naman, sa kabila, meron din silang sky drive. Ayan, sa mga naghahanap ng sky drive, okay ito. Sa nakakalalamang po ito ng 54K, tapos 25 yung monthly niya, zero down payment po yan. Tapos itong sky drive na to, sa upuan, tambotso niya, sa grab bar, sa bearings niya, headlight, okay pa siya. Parang bagong-bago pa to, oh. Sa mga naghahanap ng sky drive, meron din po sila dito, 54k yung cash price, tapos 25 lang yung monthly. Kung halimbawa kukunin nyo to ng installment, so ayan, balik tayo dito sa gulong. Pagdating sa gulong, okay pa siya, malalalim pa siya. Sa mags, okay pa siya. So tingnan natin yung odo niya kung ilan yung tinakbo. Ayan, bagong bago pa to, 4k lang yung tinakbo mga padi. 4k lang yung tinakbo. Sa halagang 54k, may sky drive ka na. So okay pa to. The rest overall, bago pa yung unit na to, 54k. Tapos dito naman, mga naghahanap ng MIUI 40, ayan, meron po sila dito. Tapos sa grab bar nya, upuan, tambotso, the rest overall, wala na siyang problema maliban po dito. So yun lamang po, at saka wala pa siyang presyo. Tapos dito naman, sa mga naghahanap ng Rider J, meron din po sila dito, 33k na lang, oh. Rider J, zero down payment po yan. Tapos kinagandahan dito is 15 na lang yung monthly nyo, Rider J. Tapos tingnan natin, ayan, medyo inano na yung carburetor, medyo tingin ko marami nang nangyari dito sa ano na to, sa motor, kasi ang dami nang pinagbago-bago. So ayan, tingnan natin yung odo kung ilan. 46k yung takbo niya. Medyo malayo-layo na rin. Pagdating sa upuan sa likod, medyo nagbago na rin. Tapos wala ng grab bar. Tapos sa tambotso na, medyo may mga kalawang na. So, that's why ganito yung naging presyo ata nitong motor na to. Kasi, malaki-laki na rin ating may bayad ng ng first owner dito. Ito naman, sky drive na magenta. Meron din po sila dito. Pagdating sa gulong, sa mags, sa headlight niya, okay pa siya. Walang bakas ng paninilaw. Tapos makinitampan, andyan pa talaga yung kulay niya, walang faded. Kunting hilamos nga lang mga pali kasi nga gilid ng highway dito. The rest overall okay pa siya. Pagdating sa upuan, sa mga sa grab bar niya, sa tambotso sa likod, ayan, nakakalaga lamang po ito ng 45k, tapos 21 yung monthly niya, tapos zero down payment po yan. Tapos tingnan natin yung odo kung ilan. Ayan, 10k yung odo niya. May sky drive na kayo. Sa mga naghahanap ng sky drive, 45k yung cash price, tapos 21 yung monthly niya. Dito naman sa Honda Beat, 46k yung cash price, tapos 22 na lang yung monthly niya. Ayan, kunting hilamos lang mga pati, okay ulit ito.
sa upuan niya, stack pa, stambutso niya, grabber niya sa likod, okay ng okay pa to. Pagdating sa mags, okay pa, tapos stack rin yung gulong. So nag-indicate talaga to na wala pang binabago dito sa motor na to. 46k, meron ka ng Honda Beat Fi. Dito naman sa mga naghahanap ng Smash na pang daily service, meron din po sila dito, nakakalaga lamang po ito ng 34k, tapos yung monthly niya is 210 down payment po yan. Ayan, may mga accessories na rin sa headlight niya. Ayan, okay, okay pa yung headlight niya. Kunting hilamos lang dito mga palikan, kasi medyo maalikabok. Tapos yung audio niya, titingnan natin, 34k yung takbo niya. Tapos sa upuan niya sa likod, medyo binago na rin yung ng konti yung cover. Tapos tambotso na, medyo makalawang na rin. Tapos dito sa ano niya, okay, okay pa sa harap. Tapos yung gulong niya, okay, okay din. Walang bengkong. Sa mga akin na, walang tagas ng mga langis. So okay pa to mga pati. Sa halagang 34k, may smash ka na. Tapos 2-1 yung monthly. Kung halimbawa kukunin nyo ng installment, magbabayad lamang po kayo dito ng 2-1 monthly, tapos 0 down payment. At ito na nga sa gilid, meron po sila ditong Honda Click 125. Sa mga naghahanap ng Honda Click 125, meron po sila dito available. 62k yung cash price, 0 down payment, at saka magbabayad lamang po kayo ng monthly ng 3-4 kung halimbawa kukunin nyo ng installment. So ayan, tingnan natin yung gulong sa likod, okay pa naman. Stock na stock pa. Pagdating sa tambotso, stock din, okay, okay pa siya. Sa pairings niya, sa upuan, sa headlight niya, signal light, okay, okay pa to mga pali. Sa mga gulong niya, stock pa rin. Sa mags, walang bakas ng pagkabengkong or ano man. Overall, okay pa tong motor na to. Ayan, sa mga naghahanap ng Honda Click 125, meron sila dito, 62k yung cash price, tapos 3-4 yung monthly niya, 0 down payment po yan. Kung halimbawa kukuha kayo dito ng unit, yun nga sinasabi ko sa inyo, magbabayad lamang po kayo ng 3-2 para sa processing ng transfer ng pangalan sa inyo na. So yun yung kinagandaan dito, kasi hindi na kayo ma-hassle. Mapunta sa LTO para magpa-change name simula sa first owner, papunta sa inyo. Yun yung kinagandaan dito, kasi nga sila na yung magpa-process dito. So ayan, punta tayo dito sa mga naghahanap ng mga pang-tricycle. Meron din po sila dito. Titingnan natin yung mga presyo. Sa mga naghahanap ng mga TMX 125, ayan, cash price niya is 39,000, 0 down payment po yan. At saka 1.8 po yung monthly niya. Tapos yung takbo niya, tingnan natin, 13k yung tinakbo niya. Ayan, pagdating sa makina, okay pa siya, walang tagas ng langis. Medyo may kalawang nga lang dito, pero wala naman connection yun sa performance sa takbo ng motor. Okay, okay pa to. 39k, may TMX 125 ka na. Sa mga pang tricycle, goods na goods pa to. Tapos medyo may kalawang nga lang yung anong rim niya. Dito naman sa side na to, TMX 125, meron din po sila dito. Ayan, 32k yung cash price, tapos 1.5 yung monthly niya. Pagdating sa gulong, okay pa siya. Tapos sa makina, okay, okay pa siya, walang tagas ng langis. Medyo makintab pa to. So mas okay ito, mas mura ng konti, 35. Tapos ito 39. So tingnan natin yung tinakbo nito kung ilan. Ayan, wala pang 10,000 yung tinakbo. So goods na goods to para sa akin. Kung halimbawa kukuha kayo ng pang tricycle, mas okay ito, mas mura pa. Tapos yung takbo niya, yung mileage niya konti lang. Yun nga lang sa upuan sa likod, pero wala naman problema yan, madali lang naman palitan ng cover yan. So okay ito, sa mga naghahanap ng mga pang tricycle dyan, okay, okay ito. Dito naman sa gilid, meron din po sila TMX 125. Ayan, cash price niya is 44k, 0 down payment, tapos monthly niya is 2-1 kung halimbawa kukunin nyo sila ng monthly. Ayan po. Tapos tingnan natin sa makina, okay rin po. Ayan, yayamanin na, naka gold bolts pa yan. Tapos rim niya, okay pa. Tapos malalalim pa yung mga gulong niya. Yun yung kinagandahan dito. Pero 44k yung cash price nito, unlike dito is 32k. So yun, mamimili na lamang po kayo kung anong TMX yung gusto nyo na pang tricycle. Pero ito, siguro kaya naging 44 kasi may gold bolts na siya. Yayamanin. Ayun naman sa gilid, sa mga naghahanap ng GT100, meron din po sa gilid. 36k yung cash price, tapos 1.7 yung monthly niya, 0 down payment po siya. So ayan, sa mga naghahanap ng mga pang tricycle na motor, meron din po sila dito.
Tapos doon meron din pong TMX 125, 44K yung cash price. So yun lang, hanggang dito na lamang po tayo. Matatagpuan lamang po ito dito sa Imus, Cavite, na way papuntang Tansa or papuntang Naik. Ito po yung dito sa kalsadan to, along the road lamang po ito dito. So kung halimbawa nais yung pumunta dito, available po sila dito. Ay sir, anong araw po kayo bukas? Araw-araw po kayo dito bukas? Araw-araw po. Anong oras, hanggang anong oras po kayo sir? 7 to 7. So ayan, so available po sila dito araw-araw. Tapos yung operation hours po nila is 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. So yun, sa mga taga Cavite or sa mga naghahanap ng mga ripong motor, punta na lamang po kayo dito para sa ibang mga detalye. So yun, hanggang dito na lamang po tayo. Thank you, God bless, bye bye. Business change, yeah, I like I ain't always getting money, get out my mind.